Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay Xor Gate. So, ito yung symbol ng Xor Gate. So, yung XOR gate ay may dalawang input, which is A and B. So, ito ang kanyang output. So, kapag sa truth table, so, kapag on ang kanyang input A, tas off ang kanyang input B, ang magiging output is on. Kapag off ang A, then on ang B, on ang output. So, kapag parehong off yung input, off rin yung magiging output. Kapag parehong on, off yung magiging output. So, ito ang kanyang gate. Then, ito yung input A, input B. So, kapag yung input B, input A and B is connected sa gate, tas yung gate is on, yung output is on. Pero kapag yung gate is disabled or hindi connected sa XOR gate, kahit naka-on yung A and B, off yung magiging output. So, para makita natin kung ano yung connection ng XOR gate, gagamitin natin yung NAND gate. So, if one input is 0, kapag dito sa A and B, mayroong isang, for example, kung yung A is off, then yung B is on, itong NAND gate, hindi siya nag-off. So, it means dito sa output, on. Pero, once na itong A and B, parehong on, ito, palagi itong off. So, kahit na sabihin natin na ito, inon mo, pero ito off, ito, off pa rin ito. So, kapag yung isa sa input is mababa, yung output niya is mataas. So, yun po yung XOR gate.
Thank you.